Kikita nyo to? Kikita nyo ano? 500, 500. Ngayon, kapag sa sugal, itataya mo to, baliwala to. Hindi mo to iisipin na pera, baliwala. Na parang wala lang, papel lang na itataya mo na walang halaga, hindi siya 500. Normal lang, wala lang. Pero, kapag pupunta ka sa tindahan at bibili ka nito, magkano to? 25, 25. Makikipagtawaran ka pa hanggat maaari. Kung minalas-malas pa at hindi nagustuhan ng nagtitinda yung pagtawad mo, mag-aaway pa kayo. Magandang araw mga lods. So sa panahon natin ngayon na napakamahal na ng mga bilihin, ano, talagang napakahirap naman talaga. Nakakatakot ng pumunta ng palengke, nakakatakot pumunta sa tindahan. Dahil ang mga bilihin ngayon, ginto. Tipid na tipid tayo, ayaw nating gastusin hanggat maaari yung pera natin. Kasi may mga mas mahalaga pang bagay na pinaglalaanan natin, tulad ng halimbawa, gagamitin sa school o ano pa. Ngayon, pagdating naman sa usapang sugal, ano, ang halaga ng pera nababaliwala. Ulitin ko ulit, pagdating sa usapang sugal, walang halaga ang pera. Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin? Sa mga dating nagsusugal na, relate na relate kayo dito, alam nyo to. Ito, bibigyan ko kayo ng example, ano. Kikita nyo to? Kikita nyo ano? 500, 500. Ngayon, kapag sa sugal, itataya mo to, baliwala to. Hindi mo to iisipin na pera, baliwala. Na parang wala lang, papel lang na itataya mo na walang halaga, hindi siya 500. Normal lang, wala lang. Pero, kapag pupunta ka sa tindahan at bibili ka nito, magkano to? 25, 25. Makikipagtawaran ka pa hanggat maaari. Kung minalas-malas pa at hindi nagustuhan ng nagtitinda yung pagtawad mo, mag-aaway pa kayo. Kasi nang hihinayang ka at iniisip mo kasi na ito'y napakamahal. Pero pagdating sa usapang sugal, etong 500, wala to, baliwala. Itataya mo na minsanan. Kasi ang iniisip mo, yung mapapanalunan mo eh. Pagkatapos, hindi ka pa nakontento, halimbawa, itinaya mo to, 500. Natalo. Tataya ka ng 1,000 ngayon. Baliwala pa rin yun. Kasi ang iniisip mo, makabawi. Ganyan sa sugal. Ang halaga ng pera, nawawala. Nawawala yung importansya niya. Kung hindi ka nagsusugal, pupunta ka sa tindahan, bibili ka ng isang pirasong itlog, sasabihin sa'yo, 20 pesos, isang pirasong itlog, magre-reklamo ka, di ba? Sasabihin mo, napakamahal naman ng tinda mo, sinasamantala mong mga customer mo, ganun sasabihin mo dun sa nagtitinda. Pero, kapag sa sugal, etong 500 na to, walang halaga. Hindi ka na magko-complain, basta ilalapag mo lang, itataya mo lang, wala nang complain-complain, basta taya lang ng taya. 500, 1,000, 2,000, 10,000, baliwala yan. Ganyan ang nagagawa ng sugal. Nawawala ang halaga ng pera. Hindi nito binibigyan ng importansya yung pinaghirapan mo. Nawawala na yon kasi napapasukan na ng demonyo yung utak mo. Ngayon, sa karanasan ko, dati tumataya ako ng 25,000, 30,000, isang tayaan lang yon nung mga panahon na naliligaw pa ako ng landas. Ngayon ko lang naiisip, ano, ba't kaya ganun? Kapag pupunta ako ng tindahan, bibili ako ng mga, halimbawa, bibili ako ng karne, sasabihin sa akin, oh, 300 yan o 200. Nang hihinayang ako ng gusto. Sasabihin ko, sinasabi ko doon sa tindera, napakamahal naman ng tinda mo. Nakikipagtawaran pa ako kung minsan. Pero bandang huli, binibigay ko rin naman kasi naintindihan ko, sila rin naman malulugi bandang huli. At least lumalaban sila ng patas. Pero sa sugal nung mga panahon, tumataya ako ng 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. Baliwala, hindi ko iniisip yon. Hindi ko iniisip na yung perang itinataya ko ay isang napakalaking halaga. Nawawala yun. Sa sugal kasi, hindi, nawawala na sa utak yon. Nawawala na sa utak mo na yung perang yun ay pinaghirapan mo. Na yung ibang mga tao, hindi na halos kumakain, o di kaya kumakain na ng basura, magkalaman lang ang sikmura. Pero nung nagsusugal ka na,
25,000, 30,000, bali wala. Basta taya lang ng taya, taya ng taya. Wala ka ng pakialam. Pero pag bibili ka ng isang pirasong itlog, nang hihinayang ka pa. Ganun ang nagagawa ng sugal, baliktad. Ginagawa kang baliw. Ginagawa kang siraulo. Na imbis na uunahin mo yung mga bagay na dapat na unahin mo, mas importante sa buhay natin, tulad ng pagkain, pambayad sa mga upa ng bahay, basta sa mga mahalagang mga gawain na dapat paglagyan natin ng pera natin, kinakalimutan lahat natin yon oras na na-addict ka sa sugal. Ganun ang nangyayari sa mga utak ng sugarol. Tulad nga ng mga nangyayari sa ibang mga sugarol, ipinapatalo nila kalahating milyon, 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Pero sakalang nila naiisip yon pagkatapos na nilang magsugal. Kasi nung nagsusugal sila, hype na hype pa sila eh. Hype na hype sila, lalo na pag nagsusugal ka, napakadami mo nakikitang tumpok-tumpok na pera sa harap mo. Nawawala yung halaga ng pera, parang ano na lang siya, nakikita mo na lang siya na papel na gagamitin mong pantaya. Nakikita mo siyang pera, pero yung halaga niya, nawawala na sa utak mo na may mas mahalaga pang mga bagay na panggagamitan mo noon. Na yung pera ngayon ay pinaghirapan mo para lang lumaki ng ganun. Pagkatapos, dahil sa kaadikan mo sa sugal, yung, ano ba tawag kasi doon, may pumapasok kasi sa utak natin na kaya nawawala yun, eh, yung brain reward na tinatawag. Ngayon, ginagawa ka noon na baliw. Nawawala ka sa focus mo sa buhay. Kaya yung pera, ang nangyayari, parang perang papel lang na nakikita mo, pero wala nang halaga sa'yo, oras na nagsusugal ka. Lalo na dopamine yung sinasabi ko. Oras na yung dopamine na yon, tumama na sa utak mo, parang nag-ahabol ka na nag-ahabol ng excitement. Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin? Hinahabol mo yung excitement na kapalit ng pagsusugal mo, pakiramdam yun eh, yung nararamdaman mo na yun. Na parang excited ka na di mo maintindihan. Pero pagkatapos mong magsugal, doon mo maiisip lahat ng mga nagawa mo, na manghihinayang ka na sa pera, na bakit mo ipinatalo yung ganon kalaki, pinaghirapan mo nung napakatagal na panahon. Doon mo lang maiisip na yung halaga ng perang pinatalo mo ay sadyang napakalaki at masyadong mahalaga kung gagamitin mo sa ibang mga mas mahalagang bagay. Pero dahil nga sa nagsusugal ka, hype na hype ka, ang taas ng emosyon mo, okay, gumagana kasi yung adrenaline mo, yung parte ng utak mo, yung ano ba tawag doon, yung reward, yung nagbibigay ng reward, na naghahanap ka ng kapalit, doon sa kapalit na pakiramdam doon sa ginagawa mong pagsusugal, hype na hype ka pa noon, kaya hindi mo naiisip. Ganun ang nangyayari doon. Kaya tulad nga ng, ito, notebook, 5 piso. O di kaya sabihin na natin 10 piso. Pagkatapos, 500. Oras na nagsusugal ka ito, itatapon mo yan. Itatapon mo itong 500. Kahit 1,000 pa yan, kahit 5,000 pa yan, 10,000, bali wala yan. Pero pag pupunta ka sa tindahan at bibilihin mo, halimbawa ito ang presyo nito, 10 piso, sasabihin ng tindera, 20 o di kaya 50, makikipag-away ka pa niyan. Kasi nga nanghihinayang ka sa pera. Pero ito yung mahalaga. Pagkatapos, pag nagsusugal ka ito, itatapon mo lang basta-basta, wala nang reklamo, taya ka lang ng taya. Habang nagsusugal ka, hindi mo yung naiisip. Hindi mo yung naiisip na ito, napakahalaga nito. Na marami pang bagay na panggagamitan ka. Napakahalaga nito na ibibili mo dapat ng pagkain, ipambabayad mo sa mga kuryente, sa mga bill, o di kaya pambaon ng mga bata. Pero habang nagsusugal ka, nakikita mo na lang siya na papel. Papel lang siya, alam mong pera siya, nakikita mong papel, pero yung halaga niya sa utak mo wala na. Hindi mo na naiisip yun. Kasi nga, hype na hype ka, yung dopamine gumagana. So, ganun ang nagagawa ng sugal sa utak ng isang tao. Ginagawa kang siraulo, ginagawa kang baliw. Wala kang pakialam doon sa perang pinaghirapan mo. Kaya maraming nagsisisi eh, habang nagsusugal sila, ayos lang tapon ng pera, pero bandang pagkatapos na magsugal, bigla na lang manghihina yan. Bigla na lang uupo sa gilid, iiyak. Kasi nga, naiisip niya yung laki ng perang itinapon niya. Doon pa lang niya maiisip,
doon pa lang niya maiisip yung halaga ng pera. Ganun ang nagagawa ng sugal. Isipin nyo yan na yung itinataya ko noon, 25,000, 30,000 na natatalo. Eh kung inipon ko yun, baka ngayon 1,000,000 na. Ngayon ko lang din naisip na wala talaga, gawa talaga ng demonyo yan. Kaya huwag kayong papaloko, lalong-lalo na sa mga sinasabing easy money. Hindi yan easy money. Ang sugal, hindi easy money yan. Ginawa talaga yan para manguha ng pera, hindi yan para mamigay. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang sugal, gawa yan ng demonyo. Kaya kapag habang nagsusugal ang isang tao, yung utak niya nagiging utak demonyo rin. Kaya huwag na kayong magtaka kung bakit napakadaming mayayaman naman. Kahit nga yung mga professional, nag-aral ng malulupit ang mga yon, nag-aral ng matitindi. Pero bandang huli, kapag naging na-addict na sila sa sugal, nagiging tanga. O, naniniwala kayo dyan. Yung mga matatalino, nag-aral ng pagkapulis, nag-aral ng pagiging teacher, pag na-addict sa sugal, nagiging tanga. Nawawala yung galing nila, nawawala yung talino. Kasi ang iniisip nila yung mapapanalunan na pera. Easy money. Walang easy money. Lahat ng pera, kung gusto mong umasenso, mag-ipon ka, magtrabaho ka ng maayos, mag-ipon ka. Huwag mong iasa sa sugal. Ang nakikinabang lang dyan yung nagpapasugal, yun lang. Wala nang iba. Ang gobyerno, hindi naman natin masisisi yan kasi may pagkukulang din ng gobyerno kung minsan. Kasi hinahayaan nila, pero yung tax naman na nakukuha nila, pinantutulong naman nila sa ibang bagay. Pero kung ako, hanggat maaari, hindi rason sa akin yun. Anong silbi ng napakadaming tax na nakukuha nila? Halimbawa yung online sabong, dati, ang laki ng tax na nakukuha nila. Ginagamit nila sa ibang mga bagay, nagpapatay ng mga tulay, nagpapatay ng mga eskwelahan. Pero lintik naman yung mga taong nasisira dyan. Lintik yung mga buhay, yung mga pamilyang nawawasak, ang dami. Mga taong napapariwara. Kaya baliwala rin. May pagkukulang din ng gobyerno na kung minsan, kung bakit lumalaganap ang sugal. So, ganun nga. Pahalagahan natin yung perang pinaghirapan natin kasi nga, kung hindi natin bibigyan ng halaga yan, itatapon lang natin na parang baliwala lang sa sugalan, balik ka lang balik sa pinagmulan mo. Back to zero ka palagi. Hindi lang back to zero, magkakautang ka pa ng lintik-lintik. Nakukuha niyo, ibig sabihin, magkakautang ka ng magkakautang hanggang sa masira ng tuluyan ng buhay mo. Hanggang sa mamatay ka na sa katandaan, nagbabayad ka pa ng utang mo. Huwag niyo nang hintay na mangyari ang nangyari sa inyo, na sa mga nangyari sa iba, na halos nagbigti na, iniwan ng pamilya, nagkalubog-lubog sa utang. Huwag niyo nang hintay na magkaganon kayo. Bigyan niyo ng halaga yung perang pinaghirapan niyo. Dahil sa sugal, ang halaga ng pera, nawawala. Ulitin ko ha, sa sugal, ang halaga ng pera, nawawala. Tulad ng sabi ko kanina, hawak-hawak mo yung pera. Hawak-hawak mo to. Hawak-hawak mo to. Nakikita mo, sa sugalan, nakikita mo siya, pero para sa'yo, wala nang halaga to. Basta itataya mo na lang, wala nang reklamo, wala nang tanong-tanong. Sasabihin mo na lang, ito, 500. Pagkatapos mamaya, wala na, lumipad na yung 500 mo. Pero kapag bibili ka nito sa tindahan, bibili ka nito, o di kaya neto, magkano lang itong mga to, makikipagtawaran ka pa. Sasabihan mo pa yung tindera, nananamantala. Di ba? Ganun ang nagagawa ng sugal. Nawawala ang halaga ng pera. Ginagawa kang tanga, ginagawa kang gago. Pasensya na sa mga words na ginagamit ko, pero totoo naman yun. Ginagawa kang baliw, ginagawa kang walang utak. Sugal pamor. So, yun, sinabi ko lang yung sa loobin ko, sinabi ko lang yung experience ko, at alam ko maraming makaka-relate nito, lalong-lalo na yung mga dating nagsusugal, o di kayo mga sugarol hanggang ngayon. Magbago na kayo, huy. Masisira lang buhay nyo dyan. So, ganun nga mga idol. Basta, hanggat maaari, iwasan na natin magsugal kung ayaw nyo masira ang buhay nyo, kung ayaw nyo matulad sa mga nangyayari sa iba. Kung binabalak mong magsugal, wag ka na magsusugal. Masisira lang ang buhay mo. Kung ngayon ay addict na addict ka sa sugal, gumawa ka ng paraan, magdasal ka, humingi ka ng tulong sa mga kaibigan mo, humingi ka ng tulong sa pamilya mo para matanggal yan sa sistema mo, para makaiwas ka. Maraming paraan kung talagang gugustuhin mo. So, ganun mga idol, iwas tayo sa sugal. Dahil sa sugal,
walang positive na makukuha dyan. Ang makukuha mo lang dyan, pure negative. Salamat sa panonood.